Walang ibang hangad ang mga magulang kundi mapabuti ang kalagayan ng mga anak. Kaya naman gagawin nila ang lahat ng paraan upang maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Pero paano kung hanggang pangako lamang pala ang kanilang naibigay? Lumaking hindi na si Lion Cyrus, ang kanyang ama, dahil bata pa lamang ito noon. Nagtatrabaho bilang delivery rider ang kanyang ama, subalit dumating ang pangyayari na hindi nila inaasahan. Bumangga ang minamaniyong sasakyan ng motorsiklo dahil iniwasan nito ang isang taong biglang tumawid. Kaya naman nawalan siya ng balanse at tumama ito sa isang malaking poste. Kaya naman noong nalaman ito ni Patricia, halos nahimatay ito. Ang asawa lang kasi nito ang bumubuhay sa mag-ina at ngayon ganito pa ang nangyari. Hindi malaman ni Patricia kung ano ang gagawin, lalo na sa pagpapalaki nito kay Cyrus. Wala siyang ibang kamag-anak, kaya naman sariling pagsisikap ang gagawin nitong si Patricia para sa anak. Isang umaga noon, nag-apply ng trabaho itong si Patricia, ngunit ang trabahong ito ay sa labas ng bansa bilang isang domestic helper. Wala na siyang magagawa kundi patulan na lamang ang trabahong ito kahit malayo man sa kanyang anak. Kaya naman, nakiusap ito sa kanyang kapitbahay na si Maribel na alagaan nito ang kanyang nag-iisang anak. Wala na kasi itong ibang mapagbili na pa. Pumayag naman ang ginang dahil nangako itong si Patricia na sa oras na nakapagtrabaho na ito ay magpapadala ng pera sa ginang. Matapos ng training at ilang buwan na paghihintay ay tuloy na nga itong si Patricia. Bagamat masakit man sa kanyang isipan ng kanyang anak ay mawalay sa kanya, eh pero wala siyang ibang magagawa tungkol dito. Maribel, pasensya ka na talaga. Ikaw lang ang mapagkatiwalaan ko para sa aking anak. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nakasahod na ako, magpapadala ako agad sa iyo. Pakiusap. Alagaan mo ang anak ko, Maribel. Oo naman, Patricia. Sino ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo lang ding mga kapitbahay. Cyrus, anak, dumito ka muna sa bahay ng tita Maribel mo. Magtatrabaho lang si mama para may mabaon ka sa eskwela. Nandito naman si Melton na magiging kalaro mo. Mama, basta bumalik kayo agad tapos bilang ako ng pagkain. Oo naman, anak. Babalik ako at pagbalik ko, mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. I love you, anak. Sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang nagkahiwalay, mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang anak. Matapos ng araw na iyon, ay umalis na nga itong si Patricia kasama ng iba pang mga namasukan sa ibang bansa. Labis ang pag-iyak ng ina, samantalang walang kamuang-muang naman ang bata sa kanyang magiging kapalaran habang wala pa sa kanyang tabi ang ina nito. Oh, Cyrus, maglaro mo na kayo ni Melton sa may sala at may gagawin lang ako. 10 taong gulang na itong si Cyrus noong iniwan ito ng kanyang ina. Pero sa ganong edad, hindi pa rin niya kaya ang kanyang sarili na mabuhay na mag-isa. Lumipas ang mga araw at linggo ay naging maganda ang pagtutungo ng pamilya kay Cyrus. Ngunit kalaunan ay biglang nagsuplada itong si Maribel sa bata. Lagi niya itong pinagalitan kahit wala namang kasalanan. Lagi kasing nagsumbong itong si Melton sa kanyang ina. Inaaway siya nito pero kabaliktaran pala ang lahat. Tita, Maribel, hindi naman po ako ang nag-aaway, si Melton po ang nanguna sa akin. At talagang ginawa mo pang sinungaling si Melton, Cyrus? Oh, ano naman yan? Maingay dyan, Maribel. Pwede ba? Galing sa trabaho ang inyo dito, ha? Eh tay, ito kasing Cyrus tay eh. Lagi nangaway sa akin. Lalo na sa school, lagi niya akong pinapahiya sa klase ko dahil basta medyo matalino siya. Yan ang gabang sinasabi ko sa inyo eh, Maribel. Dapat kasi, hindi mo tinanggap yung batang niyan dito. Ikaw talaga. Dagdag pa yung pasanin doon sa bahay natin eh. Eh, Arnel, magpapadala naman ito sa Patricia kapag nakasahod na ito. Kailan pa? Maribel, halos araw-araw tayo nang gumagastos dito dahil sa batang yan. Kung magpadala siya ng pera, isa na naman malaki para naman makabawi siya sa atin dito. Oh, Arnel, akin ang sahod mo. Marami pa tayong bayarin bukas. At saka, bibili pa tayo ng bigas. Ito eh. Wala kasi ang bus namin ngayon. Kaya nagkasalbanos muna ako.
Ricky? Paano natin mapagkasya to sa loob ng isang kinsena, Arnel? Nung nakaraang sahod mo, ganun din ang sinasabi mo. Maribel, wala nga eh. Mabuti nga at may pera tayo ngayon na magamit natin kaysa naman nga tayo. Ang mabuti pa, i-follow up mo yung Patricia na yan kung kailan siya mabadal ng pera. Yun ang gusto kong malaman. Nakichat itong si Patricia sa kanyang kasamahan. Sa susunod na linggo pa daw ang kanilang sweldo. Istis mo na tayo, Arnel. O siya, tara na, kumain na tayo. Nagluto na ako ng adobo para sa ating tatlo. Habang naghanda itong si Maribel ay lumapit naman itong si Cyrus na tumulong sa paghahanda. Arnel, Melton, tara na. Naghahanda na ang pagkain. Nakaupo na silang apat sa may mesa. Binigyan ng pagkain at ulam ni Maribel ang kanyang mag-ama. Tita, pwede ba akong makinggan ng adobo? Ha? Adobo? Wala na, Cyrus. Itong tuyo na lang ang sayo. Saka ka nalang magkaulam ng masarap kapag nagpadala ng nanay mo. Itong dalawang pirasong tuyo, pagkasyahin mo. Baliwanag ba? Walang imik na lamang itong si Cyrus kahit na kaunting kanin lamang ang binigyan nito sa kanya. Sa tuwing pumapasok sa paaralan ang dalawa ay laging hinatid sundo ni Arnel ang kanyang anak sa eskwelahan gamit ang motor nila. Ngunit pinapalakad lamang itong si Cyrus papasok sa paaralan. Baka daw kasi madaling masira ang kanilang sasakyan na halos kalating oras din ang kanyang nilalakad makarating lang sa paaralan. Hindi ganito ang inasahan ni Cyrus sa kanila. Umasa naman ang bata na agad babalik ang kanyang ina mula sa trabaho ngunit halos isang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin nabalik ang kanyang ina. Isang umaga noon ay napatawag itong si Patricia dahil magpapadala ito ng pera sa kanila. Hay, mabuti naman Patricia at napatawag ka na. Oo, Maribel. Pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag. Nasaan nga pala si Cyrus? Pwede ko ba siyang makausap? Naku, hayun. Kakapasok lang nila sa paralan ni Melton. Ganun ba? O sige, pakisabi na tumawag ako. Tsaka magpapadala ako ng 10,000. Pasensya ka na kung ngayon lang talaga. Pwede mo bang bilhan ng bagong bag at damit si Cyrus, Maribel? Oo naman, Patricia. Walang problema. O sige na, Maribel. Ibaba ko na ang tawag. Parating na kasi ang amo ko. Labis ang sayang naramdaman ni Maribel dahil sa wakas ay 10,000 ang pinadala ni Patricia. At makabili na ito ng bagong makeup at lipstick at bagong damit ni Melton. Ganun kasama ang ugali nitong si Maribel. Oh, mabuti naman at sinundo mo si Melton sa eskwelahan. Arnel, si Cyrus nasaan? O bakit mo siya hinanap sa akin, ang batang yan? Alam mo namang hindi ko siya pinapasakay dito, hindi ba? Hayaan mo siyang maglakad, magtiis. Bakit? Ano meron? Arnel, alam mo, tumawag si Maribel at nagpapadala ito ng 10,000. Kailangan natin itong makuha sa pawn shop. Mabuti naman. At laki na pinala niya. So, mag-base na kayong mag-ama at kakain tayo sa labas. Talaga, Nay? Naku, gusto kong kumain ng masarap na pagkain, Nay. Pero paano si Cyrus, Nay? Hay, hayaan mo na siya. Kapag nakauwi siya dito, maghintay siya sa atin. Bibili na lang tayo ng pagkain para sa kanya at para naman matuwa siya. Tuloy na ngang umalis ang tatlo at walang kalam-alam lamang ang batang si Cyrus. Nakuha na ni Maribel ang perang pinadala nitong si Patricia. Kaya naman ay nagtungo sila sa isang restaurant para kumain. Samantalang patuloy pa rin si Cyrus sa paglalakad pauwi sa bahay. Sa kanyang paglalakad, may isang kotse ang huminto sa kanyang harapan. Oh, Cyrus, magdidilim na. Wala bang sumusundo sa'yo? Wala po, Teacher Clara. Hindi ba nakatira ka sa bahay ni na Melton? Di ba meron silang motor? Opo, Teacher, pero hindi naman po ako pinapasakay ni Tito Arnel eh. Kaya naglalakad na lang ako araw-araw dito. Ano? Grabe naman yung mga iyan. Alam ba to ng Nanay Patricia mo? Hindi po, Teacher. Hindi pa kasi tumatawag sa akin si Nanay simula noong umalis ito eh. Hay, kawawa ka naman, Cyrus. Sige, sumakay ka na. Ihati na kita sa inyo. At medyo madilim na. Nako, maraming salamat po, Teacher Clara. Balita ko, mataas daw ang grado mo sa lahat ng subjects. Cyrus, ipagpatuloy mo lang yan. Opo, Teacher. Maraming salamat po talaga sa inyo. Dito lang po ako, sa may tabi.
Iyan ba ang bahay na tinutuluyan mo? Bakit parang madilim? Walang tao sa loob. Baka po, umalis lang tatlo. Hindi ko lang po sila sa labas. Teacher, salamat po ulit sa pagkatinyo sa akin dito. Sige, Cyrus. Kita na lang tayo bukas sa school, ha? Mag-iingat ka dyan. Isang oras ang nakalipas, nasa labas pa rin itong si Cyrus. Naghintay sa pag-uwi ng mag-anak. Hanggang sa tuluyan na itong nakatulog sa may gilid ng bahay habang naghihintay. Hoy! Cyrus! Gumising ka na dyan! Heto, may kanin at ulam. Dito, kumain ka na. Maraming salamat po, Tita Maribel. Oh, ang sarap po nitong pagkain na to, ha. Oh, sige na. Kumain ka na sa loob. At pagkatapos niyan, hugasan mo ang mga plato sa kusina, ha? Cyrus, wala ka dito. May bag akong damit at bag. Kumain din kami sa masarap na restaurant. Uy, nakinig ka ba? Oo, nakinig ako sa iyo pero wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako sama sa inyo eh. Ano? Kasama ka? No way! Mabuti nga at binilhan ka na nani ng pagkain dito eh dahil kung hindi, matutulog kang walang laman ng tiyan mo. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ni Cyrus kung magpapatuloy pa ang gawain ni na Maribel at Ariel sa kanya? Paano kaya ito malaman ni Patricia ang mga kalokohan ng pamilya? Kaya mga kaibigan, abangan natin bukas ang susunod na kabanata sa ating part 2. Keep safe always. Maraming salamat. Abangan natin ang ating part 2.